Sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay. Ngayon po ay araw na naman po ng Biyernes. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà, kaisa-isang parokya ng mga paring Paulino sa Pilipinas at Macau at ikalawang pinakamatandang parokya ng siyudad ng Pasay. Binabati po natin sa araw na ito ang atin pong kaibigan, Kuya Ding at Susan Mayor sa kanilang ika-49, biro mo yan, 49th year ng kanilang marriage vows. At gayon din po, binabati natin ang nagba-birthday na kasamahang pari dito sa Bikaryato ng Santa Clara de Montepalco, Pasay, ang Parish Priest ng Our Lady of Fatima Parish, Father Mike Calao. Ayan, may pansit kaya si Father. Ngayon po, Biyernes ng ikalawang linggo ng atin pong Pasko ng Pagkabuhay, ang Ebanghelyo po natin ay John chapter 6 verse 1 until verse 15. Sa mga nakalipas na araw, ang ating po naging focus ay ang sakramento ng pagbibinyag. At ito ay ating pinagnilayan sa tulong ng kwento po ng usapan ng Panginoong Jesus at ng Pariseyong Nicodemo, na kung saan nilinaw ng Panginoong Jesus kailangan ang muling pagsilang sa buhay ng Diyos. At ito'y nagaganap sa pamagitan ng binyag, at ang binyag na ito ay isa po sa mga biyaya na binuksan ni Jesus na muling nabuhay, ang pagkamatay sa kamatayan at muling pagkabuhay sa grasya ng Diyos. Ngayon naman po ating pag-uusapan ng tungkol sa sakramento ng Eucharistia na tanda ng Panginoong Jesus na muling nabuhay. Sa maraming okasyon na nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, siya'y nakilala sa tinatawag po na breaking of the bread o pagpipiraso ng tinapay. At ang Ebanghelyo po na gagamitin natin sa mga sandaling ito at sa mga susunod na araw upang pagnilayan naman ang sakramento ng Eucharistia at ang kaugnayan nito sa kwento ng Kristong muling nabuhay, gagamitin natin ang John chapter 6. Nagsisimula ito sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao, na isa po sa mga gospel story na matutunghayan sa 4 na ebanghelyo. So ibig po sabihin talagang yung mga unang Kristiyano nagkakaisa na ito ang isa sa mga napakahalagang milagro o himala na ginawa ng Panginoon. At ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, ito marahil ay naganap sa kalagitnahan ng Galilean ministry ng Panginoon sa kanyang Sermon on the Mount, na kung saan sinundan siya ng maraming tao sa Matthew chapter 5-7, o dili kaya sa kanyang pangangaral tungkol sa iba't ibang mga parables of the kingdom of God na matutunghayan po natin sa Matthew chapter 13. Pero ang mahalaga po sa pagbasa natin sa araw na ito, sa pasimula ng John 6, 1-15, pinapakita po sa atin na ang natura, ang kalikasan ng sakramento ng Eucharistia is that it is the great memorial. Ito ang pinakadakilang alaala at paalala ng gawain ng Diyos
mula sa lumang tipan hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus. Ang Eucharistia ang presensya ng Diyos sa lahat ng panahon. Tignan po ninyo, sa Ebanghelyo ni San Juan na atin pong maririnig at mababasa sa araw na ito, firstly, nandoon po yung pag-uugnay ng gospel sa pagpaparami ng tinapay ng Panginoon sa dakilang gawain ng Diyos sa panahon ni Moises, sa panahon ng Exodus, na kung saan, sabi doon, a large crowd followed him because they saw the sign. O hindi ba ganun po nangyari sa Exodus? Yung mga Israelita sa panahon ni Moses, they saw the sign. Ano yung sign na yan? Yung 10, the 10 plagues of Egypt na ginamit ng Diyos upang kanya pong talagang palayain ang Israel sa kamay ng Pero. At sabi dyan, oh, sa kwento rin ng atin pong John 6, people reclined in green grass. At yan po ang naganap sa mga tao sa paglalakbay nila mula Egypt patungong lupang pangako sa disyerto ng Sinai. They were camping one camp to the other, enjoying the providence of God. At maliban po dyan, ang kwento ng multiplication of the bread ay nag-uugnay din sa dakilang gawain ng Diyos sa panahon ng Panginoong Jesus na nagsimula sa huling hapunan. At yung gospel sabi, when the Jewish feast of Passover was near. So, likewise, ang kwento ng multiplication of the bread where Jesus took the loaves, gave thanks, distributed them to the reclining, ito po ang gesture ng Panginoon sa institusyon ng Eucharistia sa huling hapunan. So, makikita po natin, ito ang unang mahalagang reflection na makikita natin sa Gospel of the Day about the Eucharist. That the Eucharist is the great memorial, hindi lamang po ng Passover ng Panginoong Jesus, hindi lamang po ng gawain ng Panginoong Jesus, but it is the great memorial of the liberating act of God, even in the Old Testament. Kaya tuwing tayo po'y humaharap sa banal na Eucharistia, dapat yan po ang palagi nating isaisip, isadiwa. Ako'y humaharap sa Diyos na nandirito sa habang panahon. Nagpakain siya sa ilang ng Sinai, sa kanyang kagustuhang palabasin sa pagkaalipin ang mga Israelita. Ipinamalas niya ang kanyang lakas at nagpakain din siya. Naging tinapay ng buhay sa pamagitan ng naging buhay at pag-aalay ng Panginoong Hesukristo. So, yan po ha. Huwag tayong pumunta sa misa bilang obligasyon. Kung hindi, pumunta tayo sa misa upang sa gayon iugnay ang ating buhay, iugnay ang ating pinagdadaanan sa dakilang presensya ng Diyos na pwedeng gumawa ng anumang bagay para sa ating kabutihan. Sana po nakatulong, naka-inspire itong ating pagninilay, pag-aaral, pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan at sa timeline po ng inyong parokya at ng inyong faith-based community, at sama-sama po tayong mag-evangelize every day. Ask people to subscribe sa ating YouTube channel na Domi Guzman at sa ating pong Facebook page na Pagkagising sa Umaga.
I would like to greet and bless ang ating pong mga virtual parishioners na galing po sa parokya, mga Bible groups, at mga ministries. Unahin po natin siyempre ang mga parokyano at virtual parishioners ng Our Lady of Sorrows Parish. Pagbati rin po sa staff ng Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Incorporated, si Sister Leonor, si Nelo, at si Rose Lane, at gayon din po si Andy Esther Pablo. Binabati rin po natin ang Monday Bible Group. Sister Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahog, Lita Helano, Nati Goles, I'm praying for your whole family, Sylvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Choa. Pagbati rin po sa Monday Prayer Group naman ng Tita San Benaventura, Perla Obiroy, Brother Ruping, at Bobot Tiangco, Ed Luz Tagle, Cecil Saavedra, at Belen Behasa. Pagbati rin po sa mga parokyano ni Father Aitoy, kasama po ang Formation Ministry Head na si Perks Domingo, si Violet Ramiro, Dina Reyes, at ang buong angkan. Blessings and greetings din po kay Jin Wee. Oo. At kay Wee Ramas. Ayan, kay Wee Ramas. Si Wee Ramas, member po yan ng God Loves, pero dyan po naninirahan sa jurisdiksyon ng Santa Maria de la Estrada. Blessings and healings and prayers po for Romy Maribic Plosius at lahat po ng members ng Two Hearts Community ng Karangalan Village, Kainta. At gayon din po, pagbati po sa Ubias Ledesma family, Janina, Gina, Jesse, Chris Matthew, at kay Infinity Love, kay Rose B. Love, at kay Lily Chua. Pagbati rin po sa Bible Group naman ni na Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, Jesslyn Tan, at ang kanilang mga kaibigan. At sa South Mall Ministry, Susan, Boy, at CK De Leon. Kasama po ang Nidwasa Gonzaga family, si Jess at Lourdes Figueroa and family, Andy at Vicente Agos, ang mag-inang Marites at Ninyo Molina, Ann Florante Malinaw at Ann Margaret Valdez at Camille Enriquez, Edgar at Lynn Albano, at gayon din po pagbati kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto, Susan Alpasan, Andre Rose, Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Mariano Belin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lopranco, Iluminado Aribe and family, Maria Edisa Planillo and family, Nelson Santos, Judith Ilagan, at lahat po kayo sa umagang ito, pagpalain, aleluya, at italaga po natin ang maghapon sa Panginoon to spend the day well, my dear and sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yeah.